si Richard Gutierrez, tax evader daw. Naku po, nagulantang ang buong entertainment industry nang pumutok tong balitang to. Bakit ba nakasuhan ng tax evasion itong si Richard? Ayon sa BIR, papakita ko sa inyo maya-maya yung report ng BIR. Itong si Richard ay presidente at may-ari ng Arguts Production Corporation. Yung Arguts Production Corporation hindi nag-file ng tax returns at hindi nagbayad ng taxes for the taxable year 2012. So, sino may kasalanan? Yung korporasyon. Ang susunod na taon, tanong sino ang dapat kasuhan? Yung korporasyon. Bakit kinasuhan yung presidente ng korporasyon, si Richard? May batas po kasi na pag ang nagkasala ay korporasyon, joint venture, corporation, cooperative, partnership, yung pinakamataas na official po nung organization, yung kinakasuhan. Yun ho yung una. Sino ba pinakamataas na posisyon sa isang organization? Di ba ho yung presidente? Kaya, gagawa ho ako ng isang video, ituturo ko ho sa inyo, kayong mga presidente ng kumpanya, kayong matataas ang posisyon sa kumpanya, paano po ninyo maiiwasan na kayo ang ma-charge ng tax evasion case? Minsan kasi hindi naman ninyo alam yung nangyayaring tax evasion case. Pero sa huli, kayo ang na-charge. So balik tayo dito kay Richard. So, ang may kasalanan yung korporasyon. Pero ang ikukulong, hindi yung korporasyon kasi hindi pwedeng ikulong yung korporasyon. So, ang ikukulong yung presidente ng kumpanya o yung isa sa mga matataas na opisyal ng kumpanya. Ang balita, ang GMA7 o yung TV station ay nagbigay ng impormasyon base sa request ng BIR na mayroon daw na 39+ million na kinita itong Arguts. Ang kumita si Arguts Corporation po yun. At itong si Arguts hindi ho nagbayad ng tax tamang buwis kasi ayon ho sa impormasyon sa loob ng BIR, ang tax return na ipinail lang ng Argat contains 311,000 sales, samantalang yung purchases ng kanyang clientes sa kanya ay 39 million. Talaga namang glaring. Siyempre po, yung purchases ng kliyente sa'yo, sales mo yun. Doon sa bumili sa'yo, purchases niya. Kaya hindi nagmamatch. Ang tawag ko doon is third party information or third party matching. So, nahuli sila roon. So, ano gagawin ngayon? Pinadalan pala ng tatlong sunod-sunod na information o notices itong si Argat Corporation. Hindi umibok. Hindi nakipag-coordinate. Sa mata ho kasi ng batas yan, estoppel ho yan Oo. Estoppel means yes in silence. Meron ho tayong video para sa estoppel. Kayong mga nanonood at nakikinig nito, tuturuan ko kayo paano gamitin ang estoppel in your advantage at gamitin ang estoppel in the advantage, disadvantage naman ng BIR. So, yun po yung ating pag-uusapan tungkol sa estoppel. Ito nga yung problema ni Richard, kailangan mapatunayan niya na hindi siya tax evader o hindi tax evader yung kanyang korporasyon. Malaki ho yung
problema. Ako ho ay 30 taon na ako sa serbisyo ng pagiging tax consultant o taxation professional. Pero mabigat ho yung problema. Ang bigat ho ng ebidensya. E na-file na eh. Ang labanan na lang dyan, later on, i-discuss ko sa inyo yung mga pwedeng mangyari at pwedeng technique para maiwasan po itong pagtuloy-tuloy sa kulungan ni Dow, ni Richard. So, marami pong salamat at yung susunod nating video, follow-up dito, ay i-release ko rin, kaya lang nasa ibang level siya ng Patreon. Salamat!